Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Sa pagpapatuloy ng ating panayam kay Doc Jimmy, tunghayan natin ang usaping gigil na gigil ang marami po sa ating mga health checkers. Madalas nating marinig ito sa mga paksang pangkalusugan, lalong-lalo na para sa ating mga senior citizens. Para sa mga kababaihan, lalo na sa mga nagkakaedad, ito ay ang menopause. Para naman sa ating mga kalalakihan, ito ang kondisyong andropause o tinatawag din na male menopause. Menopause, andropause, babae at lalaki, apektado po nito. Simulan na po natin ang ating kwentuhan. Doc Jimmy, kami mga health checkers ay gustong malaman, ano po ba ang menopause na yan at ano po ba ang pagkakaiba ng female at male menopause? Salamat, Teacher Eli uli at saka mga ka-health checkers. Magandang araw uli. Ang karaniwan na term na yan, na menopause, ito ay yung pagkawala ng estrogen ng mga kababaihan as a certain age. No? Now, alam naman natin na estrogen, eh, ito yung ating hormone na nagsusustain sa babae para maganda ang kutis, pwede siya mag-reproduce pagka fertile siya o makabuntis, no? Ito yung supply na nangyayari, pataas ng pataas for 2 weeks in the cycle, and then after the second and third week, bababa, magre-regla ang babae. Now, at a certain age group, yung supply ng testosterone, ng estrogen, kagaya ng testosterone, bababa yan. Usually, nangyayari lang na mas maaga ng konti sa kababaihan. Ano? Meron tayong tinatawag na maagang mag-menopause, no? O early late 40s to early 40s nangyayari na. But pangkaraniwan, tumutong-tong sila ng 50. Normally, it takes about 5 years para mangyari ang menopause ng mga babae. Sa kalalakihan naman, ang tinatawag na andropause ay yung pagkawala ng testosterone naman. Again, ito ay sanhinang pag-edad at pagwala nito ay dahan-dahan. Normally, nagsisimula ng 50s hanggang umabot ng mga 60 o 10-year period, no? In which time, hindi naman ibig sabihin na wala yung hormone ng mga babae o lalaki, eh nawawala na sila ng interest sa kanilang sex lives. Meron pa rin yan. Unfortunately, mas mababa lang. So, makikita mo nandun yung common interest, but because of the physical and physiologic changes that happen in their bodies, nagkakaroon sila ng mga pangangailangan. Kagaya na nabanggit ko earlier, no? Humihina yung sexual capacity ng lalaki to have a good erection. Okay? Ang good erection meaning he can maintain and sustain a sexual activity good until ejaculation. Eh, pag mahina ang erection, hindi rin nararating minsan yung orgasm na tinatawag. Dahil doon, hindi nasisiyahan yung lalaki, yung babae naman hindi rin nasisiyahan pagkat hindi rin niya na-achieve yung orgasm na inaanap niya. Now, sa babae, coupled with that, yung panunuyo. It produces dryness and to the point na nagiging irritated siya, no? So, we call it dysparunia or painful sexual intercourse, no, sa babae. So, ito yung mga basic changes, no? And then, syempre, yung puwerta ng babae, hindi lang nanunuyo, nalulukot, no? Parang nag-trample, parang ikaw ka nagiging prunes. Eh, yun na nga ang point ng vaginal rejuvenation naman, no? So, these things can all be done and reproduced so that they can still perform and function normally, no? So, ito ay nagiging sanhi ng common disruption sa pag-aasawa o meaning yung relationship ng mag-asawa. Kaya yung iba, sa katunayan, nakikita nyo naman pati sa mga foreigners, no? Naghahanap ng bata. Inihiwalay yung mga asawa sa abroad at pupunta dito, nag-aasawa ng batang Pilipina, eh, yun ang basic reason kasi yung mga kababaihan nawawalan din ng interest. No? Kasi masakit, nanunuyo, at hindi na bibigyan ng tamang attention. No? So, I think we have to maintain that attention should not be only focused on the men, but also with the women. With the women, no? So, combine yan. Nalilimutan natin na it takes two to tango, ikaw nga. So, yun ang importante.
attention should be both given to women and men. No? Napakaganda po nung nabanggit ninyo, Doc Jimmy. Balikan lang po natin ng konti, no? Kasi nabanggit po ninyo yung andropause ay 10-year period usually. Ang menopause naman ay 5 years, no? So medyo pagkatungtong po ng 50 years old, ito ay usual na inaasahan sa both men and women natin. Ano-ano po ba yung mga symptoms at o senyales kapag nangyayari na po ang period na ito? Lalong-lalo na po sa ating mga nagme-menopause or binabantayan na nag-andropause na, no? Meron po bang mga usual na symptoms ang andropause o menopause? Commonly, no? Ang andropause, mangyayari yan, papapansin mo pag nawala na bumababa, hindi pa nawala, bumababa yung interest sa sex. Dati, ang hilig niya, let's say, gusto niya mag-sex every other day, 3 times a week, makita mo, magiging once in 2 weeks, once a month, nawawalan siya ng hilig, at nilalagay niya yung attention niya sa ibang mga paraan. Ano? Pangalawa, nawawala yung drive ng lalaki. Now, yung drive to excel, drive to produce, if it's a business, nawawala ka rin yung drive, no? Pangatlo, antukin. No? Yung kalalakihan, inaantok. Madalas, nasa meeting, makita mo, nakanganga na ang bibig, inaantok na. So, madalas kong napapansin yan, pati sa mga, sa mga kasama namin, doktor na senior. Pag nasa conference kami, nasa meeting kami, nandun sa isang sulok na nahilig pa minsan, ano? So, ito yung mga common, ano? Pangatlo, makita mo yung katawan, magibabago, lumalaki ang mga tiyan, no? Nagkakaroon ng mga salbabida sa paligid, yung balat, nagkukulubot. So, ito yung mga physical signs and symptoms na makikita mo. And then, behavioral changes, no? Nagiging mas grumpy, mas nagiging masungit. No? On the opposite, ganun din naman ang nangyayari sa babae. Pag nakikita po, kaya nga usong-uso ngayon magpaganda kasi nga habang tumatanda, nagbabago yung physical appearance ng balat, ng katawan, lumulubog ang mga pisngi, kaya uso na fillers, uso ang botox, uso yung mga laser because of aging. No? Pero ang di natin nakikita ay yung pangkalooban. No? Siyempre, common sa nawawala ang estrogen, osteoporosis. Very common sa babae. In fact, kumukuba yung iba o umiikli ang pangangatawan. Umiikli ang stature, no? Ang height. Nakukuba at makikita mo talagang nagbabago din ang kanilang anyok. No? Tumataba rin, nagigain ng excess weight, nagiging dry ang puwerta, minsan nagiging common ang urinary tract infection, nawawala ng hilig din sa sex because it's painful. So, these are some of the things that can happen. You know? And then, yun nga, ganun din, nagiging masungit, grumpy. So, kung si mommy medyo ganyan na, it's time for her to be seen by experts so they can help her. Napakaganda at napakalinaw po nung ating mga babantayan na senyales, no, dito sa andropause at menopause na nabanggit ninyo, Doc Jimmy. Meron po bang mga medical conditions? Kasi nabanggit po ninyo, lalong-lalo na sa ating mga babae, no? Tulad po ng osteoporosis. Sa inyong experience po bilang expert sa urologist naman, meron po bang mga medical conditions na nagdudulot ng pagbaba ng testosterone sa ating mga kalalakihan? Yes. Actually, that's a very good question. Ano? Alam mo, ang hypogonadism, which is a medical term for lowering of testosterone, can happen at any age. Ang number one ko sa mga kabataan yan, stress. Stress ang number one. No? Bawa, ikaw early 40s or late 30s, but you're a very successful businessman or a very successful worker in the business or finance. No? Pero meron ka mga boundary. Kailangan ka maka-keep up ng ganito, hindi ka nakakatulog, lagi kang babagsak ang testosterone mo. Mawawalan ka ng drive, mawawalan ka talaga ng kahit na ikaw ay bata pa. So that is the most common source of hypogonadism is stress. And of course lifestyle, too much alcohol, even kung nagda-drugs pa, or even smoking, no? These are things that can really cause a lowering of your hormones. So sana maayos yung mga ganyan pamumuhay at mapanatili yung
yung kalusugan, ano? Ika nga, especially at a young age. Nababanggit nyo kanina pa, Doc Jimmy, no? Pero very interesting po ito na malaman na kahit na medyo bata pa, ay pwedeng maapektuhan ang kanilang testosterone levels, lalong-lalo na nabanggit din nyo na po stress at yung mga lifestyle, no? So, ano po yung mga advice ninyo sa ating mga health checkers na nakikinig at nanonood ngayon para maiwasan itong hypogonadism na ito? Well, sa kabataan, ano, kung makikita mo yung mga dating kaklase mo mga guwapo, ah, pagdating ng a certain age, makikita mo paano silang tumanda, paano ni silang hindi nag-maintain ang kanilang pangangatawan, mukha at lahat, eh doon mo makikita this can potentially happen to you even at an earlier age. So habang bata ka pa, make sure that you obey the good tenets of good and healthy living from diet, exercise, rest, and good food. And of course, you know, a regular and timely check-up. No? Huwag mo sabihin bata ka, hindi ka prone. Ano? As you can see now, we have a condition we call a obesity pandemic. No? Maraming talagang nakatutok lagi sa computer, nakatutok lagi sa cellphone, hindi man lang tumitindig sa opisina, lagi nakaupo. Eh, yan eh, masamang sinyalis. In fact, it is worse than diabetes now, no? Yung pag-upo ng pag-upo magdamat. So, kaya nga sa ibang bansa, makikita mo yung mga opisina, yung mga kanilang mga table, umaakit na ngayon, automatic. Every so many, after so many minutes, tataas yan, titindig ka, hindi na yung forever ka nakaupo. Okay, kaya naman, yung inyong mga lamesa, may mga gulong, gumagalaw, kahit saan ka magpunta, nakakapag-computer ka pa rin, and also, may strain ng mata eh. Don't say that there's a 20-20-20 rule, no? 20 minutes ka sa computer, 20 seconds kang tumingin sa ibang bagay, at 20 minutes kang magpahinga. At seconds pala, 20 seconds, 20 minutes sa computer, 20 seconds lang yung dalawa para magtingin ka ng ibang bagay at ipahinga yung mata mo. And these are just examples of what you can do to alleviate, no, despite your line of work. Tama ka, Doc Jimmy, kasi I'm sure marami sa ating nakikinig at nanonood ay mga office workers din, no, na talagang nakatutok sa kanilang computers, no, dahil sa kanilang trabaho. So maganda na nabanggit natin sa kanila yung 20-20-20 rule, no, na pwede nilang sundin. Itong andropause at menopause na ito, Doc Jimmy, I'm sure marami pong nagtatanong din sa inyo, no? Though nabanggit natin kanina na kapag tumuntong ng 50 years old ay usual na i-expect natin. Meron po bang mga delaying tactics na pwedeng magawa? O ito po ba ay pwede pang ma-delay pa? Meron po ba kayong mga advice tungkol dito? Well, aside from sa genetics, no? Kung ano'y minana mo sa magulang mo, given na eh. Pero I think lifestyle is the most important thing. Kung may iwasan mo yung paglaki ng bewang mo, kung may iwasan mo yung pagkain ng sobra-sobra, kung may iwasan mo yung pagpupuyat, kung may iwasan mo yung pagkain ng hindi magaganda, kung may iwasan mo yung mga ibang dahilan, no? Para mawala ang kalusugan mo, then I think you can at least prolong that possibility, no? Kasi sa totoo lang, hindi pa natin nakikita yung fountain of youth. Eh, lahat tayo tatanda, whether we like it or not, lahat tayo ihina yung ating capacity. Pero we should grow old, not gracefully. Eh. Sabi nga nila, I remember my wife telling me always, but grow with strength. Huwag niyong kalimutan ang pamumuhay ng mabuti, lalo na yung exercise. Kasi yun ang magbibigay sa inyo ng panatilihan ng inyong buhay ay malusog. Good diet, good sleep, good exercise. Doon sa tatlo pa lang na yun, panalo na kayo. Kung maiiwasan nyo pa yung mga bisyo masama, the best yan. The best talaga ang ano, no, tamang lifestyle para sa ating health and wellness. Doc Jimmy, ano po yung mga advice ninyo? Kasi kanina pa natin nababanggit itong magandang lifestyle, no, para mapanatili ang health at konting madali itong mga ano, andropause at menopause na ito. Kasi marami po sa ating mga nakikinig ngayon ay mga health checkers sa senior citizen na. Ano po yung advice ninyo tungkol sa exercise? Kasi marami po sa kanila meron ng mga mobility problems, no, which we understand comes with age as well. Kasi magkakadugtong yan, Teacher Ellie. Pag tumanda ang tao, pag wala ka ng muscle,
tapos meron ka pang osteoporosis, eh malapit-lapit ka na sa hukay niya. Kasi hindi ka nagagalaw masyado eh. Hindi ka makakagalaw kasi wala kang lakas, mahina ang mga buto mo, masakit ang mga kasukasuan mo. Eh, hindi ka nalalo gagalaw, di ba? So, if we can promote, one, the older we become, dapat bawal lang tumataba. So, ang kain mo talagang, ano lang, 75% ika nga, pag nakakain ka na at 70% o 75%, tama na, huwag mo paabutin ng 90-100. So, do not overeat. That's a general rule. Pangalawa, eat properly. No? Siguraduhin mo, huwag kang matakaw sa mga carbo. May carbo naman para may energy ka, pero sukat yung carbo mo, mas marami kang protina, at saka yung mga taba-taba, o masyado marami yan. Hindi ko naman sinabing bawal. Pwede kang tumikip, pero bugong pagpistahan. At lalong-lalo na yung maaalat na pagkain. Kasi lalala ang hypertension mo. No? So, ito yung mga importante. Second, matulog lagi ng tama. Kung magpuyak, matulog lagi ng 7 hours at least minimum. And then, exercise regularly. Hindi naman kailangan mag-marathon. Mag-exercise lang at least 30 minutes every day. No? At importante, nasisinaga ng konting araw. Hindi naman yung araw na sa kainitan. No? Yung early morning sun para yung inyong buto, eh, mapanatilihin ang, ano, ang absorption ng calcium. Kasi kung walang vitamin D3, hindi yung ma-absorb ang calcium, so osteoporosis will be very, very fast. So, napaka-importante. No? Bone health, muscle mass, good rest, exercise, and regular check-up. Kailangan lang panatilihin para ang ating mga health checkers eh tumanda ng maigi, tumanda ng mas mahaba, at ma-enjoy kanilang buhay. Dr. Jimmy, napakadami po nating napag-usapan ngayong araw, no? So, bago po natin isara ang ating interview, para sa ating mga health checkers po na gusto kayong bisitahin at magpakonsulta po sa inyo, saan daw po kayo pwedeng puntahan ayon sa mga nais magpakonsulta? Well, ang home base ko is Makati Medical Center. I am the chief of surgery of Makati Medical Center. So I stay there MWF. Usually 7 na umaga nandun na ako hanggang mga 1 or depende kung may meeting kami, may conference hanggang alas 3. And then in between I still go to Asian Hospital, no? Dito sa Alabang. And then lastly, I still have my home base in Lipa. Diyan ako nagsimula nung nagsimula pa. So I go to Merimediatics Medical Center in Lipa. Usually during Tuesday, Thursdays or even weekend kung kailangan. Ayan, mga health checkers, alam natin kung nasan hahanapin si Doc Jimmy, no? So Doc Jimmy, para po sa isara ang ating interview ngayong araw, ano po ang inyong huling mensahe para sa quality and healthy aging ng ating mga senior citizens? Well, ang tanda lang natin umahaba ang buhay ngayon. Panatilihin natin tayo malusog para sa ganon, ma-enjoy natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, at pakita natin na kahit natatanda tayo, hindi tayo yung lulumpo-lumpo, okay kaya maging bedridden, at kasi magiging problema yan eh. Pagka kayo naging immobilized at kayo ay bedridden, wala nang quality of life, no? Yung iba, mamarapati na sila yung mawala sa mundo kasi nga, wala nang purpose. Hindi nila nakikita yung kasiglahan ng katawan. So, importante, prevention is the key. Bago mangyari ang mga yan, bata pa kayo, simulan nyo ng preventive medicine. And you prevent it by doing all those things that I mentioned earlier, and a regular check-up with your doctor will help a lot. Maraming salamat po muli, Dr. Jimmy Songko. Salamat din. Inaasahan po namin ang muli ninyong pagbisita dito po sa amin sa Health Check Plus. Maraming salamat po muli. At dyan nagtatapos ang ating programa ngayong Linggo. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Be a health checker. Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus.
Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin na abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari na ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!